Magsitayo po ang lahat. Umihing ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang sa ating pagkabarabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang paglukob ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahahalagang bagay na ipinangako. Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos
ang pagkukulang ng kanyang bayan. Kaya't sinabi niya, darating ang mga araw na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayang Israel at sa angkan ng Juda, hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno. Nang akayin ko sila mula sa Ehipto, hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin. Kaya't sila'y pinabayaan ko. Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel. Pagdating ng mga araw na iyon, itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos at iukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila at sila namay magiging bayan ko. Hindi na kakailanganing ituro ninuman sa kanyang kababayan o sabihin sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y kikilalanin nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ng bisa ang una, at anumang nawawalan ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Panginoong Diyos, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari, yaong pagtatapat. At ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai, bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong magahari, pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga
pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo, sila ay tinagurian niyang Boanerges na ibig sabihin mapupusok, sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, at Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Bakit humirang ang Panginoon ng 12 apostol upang siya ay kanilang tulungan sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa lahat ng tao at upang siya ay tulungan sa pagkakawanggawa, sa pag-aabot ng tulong sa lahat ng taong nangangailangan. Sa kasalukuyan, tayong mga Kristiyano, lalo na tayong mga Katoliko, ay inaasahan din ng Panginoon sa kasalukuyan na tulungan siya lagi-lagi sa pagpapalaganap din ng mabuting balita at tulungan siyang gumawa ng kawanggawa sa lahat ng tao. Yan ang tungkulin din na iniatas sa atin ng ating Panginoon. Sana hindi tayo magkukulang sa tungkulin na ipinagagawa ng Panginoon sa atin, na ipalaganap ang mabuting balita, tumulong sa lahat ng taong nangangailangan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bilang banal na bayan na tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipalaganap
ang mabuting balita ng kanyang paghahari. Ang ating tugon sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa simbahan na mamuno sa bayan ng Diyos, naway magkaroon ng tapang na ipalaganap ang Ebanghelyo ni Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan nila ang kaliwanagan at buong kaloobang tumugon sa paanyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan, naway marinig at makilala nila ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay na paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos Ama sa langit, tinawag mo kami mula sa mga ordinaryong pagkakataon sa aming buhay. Hayaan mo na bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Nandong namin sa iyo, Ama, sumasambat ng mamahal sa iyo. Nawa'y nanggagin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong lamana, katulad ng halimuyak ng inseso sa kalangitan. Nandog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Nandog ng bayang umaasa, sumasambat ng magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo na marapat na ganapin ang banal na pag-aakin, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan.
sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong pagligap at kagandahang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinuko. Tsagangad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago
at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaluob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Broderick, aming tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Nazareno namin mahal. Ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin at mong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, iligtas mo kami sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin ay iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Kami po naway ilayo niyo sa anumang kapahamakan at bigyang lakas na makaabot sa kahirapan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Labi niyo po kami papatnubayan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Huwag po ninyo kami pababayaan. Lagi niyo po kami papatnubayan. Kaawa niyo po kami at awarin sa mga kasalanan. Jesus Nazareno, naming mahal. Ngayon bukas at magpasa, walang hanggan. Ika'y lagi namin mapupurihan. Ika'y lagi namin kasasalamatan. Jesus Nazareno, naming mahal. Ay lagi naming pasasalamatan. O Jesus Nazareno, naming mahal.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkain na iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ikaw ay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon na ikaw ay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kami na ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga kinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami ay maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami ay maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami ay maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Mga paalaala, pakihanda ang contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. Pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pinto ng na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos
at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan, at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa Madre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Oh.